Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoo mga hinday. Kaway kaway! Yan, sa araw po na to, andito po tayo sa Kibangay, Lantapan Municipality, Province of Bukidnon. At kasama natin ngayon si Merson. At ngayon pong umaga, mag-feature tayo ng ungbok, no? Kasi doon galing tayo sa South Cotabato. Titingnan natin kung gaano ba talaga kagaling itong Bukidnon province sa pag-produce ng kanilang magagandang mga gulay. Kasi dito, napansin nyo po, si Manny Piñol, dito ang support talaga, ang Bukidnon ang ginawa niya na mag-produce ng mga maraming gulay at ipapadala sa Luzon. Ano? So ngayon, tatanungin natin si Merson, isa siyang farmer dito. At ano ba talaga yung technique nila? Kakaibang technique, bakit magaganda yung mga tanim nila dito? So sa past video, ang tinatanim nila dito, Avatar. Sa South na naman ay Diamante Max. So ngayon, may tanim sila ditong ungbok, ano? At si Sir Merson, willing naman atang mag-share sa atin ng mga ideas. Okay lang ba, Sir Merson? Okay lang. Ayun. So kaway-kaway muna tayo sa camera, Sir. Ayan. So big love shout out muna dyan sa atin ng mga taga-subaybay, ano, sa Pinoy Palaboy, si Policeman Farmer. Ayan, kaway-kaway po sa inyo, Idol. At kay Sir Ben Kalunod, yan sa ano, sa may Pangantukan, at saka kay Mark Anthony Pugoy. So maraming salamat sa inyo at na-welcome kami sa lugar ninyo, no. So dito tayo ngayon. Ayan, tanungin natin si Sir. So ayun nga, sa kay tanungin natin si Sir Merson kung bakit ungbok dito ang mga tanim. So napansin ko lang, hindi lang talaga ungbok, ano, marami talagang mga gulay dito. So marami silang mga carrots, yan, cabbage, yan. Mayroon din silang mga talong malalaki, ano, at itong kamatis. Ayan, so marami pa, sir, no? Marami pa. Ayan, so sir, bakit dito yung ungbok? Anito yung mga tanim nyo? Bakit yung ungbok? Maganda kasi dito yung klima, eh. Magandang lupa. Ayan. So maganda ang malaki ang ungbok kasi malaki naman yung tawa. Oo. So talagang yung mga temperature para sa mga green leafy vegetables. Ito, kasi may mga lettuce, repolyo, ganito, no? Kasi pag nasa upland ka, yung temperature, yung climate maganda, mga totoo mga hinday. At saka yung pag doon sa lowland naman, yung mga tanim doon, para sa lowland lang talaga. Yun ang importante tatandaan natin, no. Kasi ang temperature dito maganda. So malamig, tapos malamig, medyo, sir, mainit din. Oh, mainit. Oh, malamig. So itong ungbok, ano ba sikreto nito, Sir Merson? Ano ba yung ginagawa natin sikreto para maging maganda yung harvest natin sa ungbok? Ano yung pisa pag nagtanim tayo? Pagtanim? Opo, ano yung pinapreparation nyo sa pagtatanim? Ito, pag before kayo magtanim, nag-plot kayo ganito. Nag-plot kayo ng bed. Yan. Oo, saka bangag. Opo, bangag. Putasan nyo. Oo, putasan. Tapos yung sa butas, ano nilalagay? Iti. Ah, chicken iti. Dang. Oo. Oo, gano'ng karami yung chicken dang na nilalagay nyo? Opo, tayo, sir. Kunti lang. Gano'ng karami ganito? Ganyan. Marami din. Marami. Ganito. Ah, ganyan. So before siya, ano, before ka magtanim, lagyan mo muna niyan. Oh, lagyan mo. Mga ilang days bago ka magtransplant? 14 days. 14 days bago siya i-transplant. So, galing sa Baging. Oo. Oh, Baging, tapos paglagay mo ng chicken dung, kasi 'di ba, syempre pag nilagay mo agad yung tanim mo, masusunog siya pa, 'di ba, mainit yung ano, chicken dung. Okay lang. Okay lang, diretso na sa inyo. Malamig ang lupa. Ayun ang picnic nila dito, mga totoo mga hinday, no? So hindi na sila naghihintay pa ng 3 days o 5 days bago mag-transplant. Diretso na agad. Pag naglagay ka ng lupa, diretso na transplant. Diretso na, transplant. Ayan, so kasi malamig yung lupa. Malamig yung lupa. Hindi naman mainit yung... Hindi. Galing, ha? So 14 days dun sa... 14 days. Sa ano, sa... Baging. Baging, tapos transplant diretso dito pag naglagay na ng ano. So sa paglagay ng iti. Ayan, yung chicken dung. Tapos paglagay natin ng chicken dung, ang mangyayari, ilang days tayo bago wag ano ulit mag-abono? Pag transplant natin ngayon dito, mga ilang days bago mag-abono? 3 linggo. 3 weeks pa. Noong tagal. 3 linggo. So, 'yun kasi green leafy vegetable ito, no. So mga dahon lang siya. So dahon lang. So after 3 weeks ng ano transplant dito, mag-abono ka. Anong inabono nyo? 14 at saka 16. 14-14? 14-14 o 16-20-0. Ano, gano'ng karami yung inabono nyo? Kunti lang. Ganito. Ayan. Sobrang dami. Ano? Ganito? Ganito. Ayan, mga 10 grams, mga totoo, mga hinday. Mga 10 grams. Ganito karami. Ayan. So, hindi naman nasusunog itong mga tanim. Hindi naman. So, tapos, ang susunod na abono nun, after 3 weeks, ang susunod na abono? Yun lang. Balik-balik lang. After 3 weeks? After 3 weeks. Yun lang yan. 3 weeks pa rin sila mga...
to, mga Inday, no? So 3 weeks yung interval naman dito sa Umbok, 'di ba? Sa Kamatis 1 month. 1 month. Dito sa ano, Umbok 3 weeks. Saka hinubig. Ah, naghinubig sila. Anong hinubig? Dalawang linggo hinubig. Every 2 weeks hinubig. Oh. Aba, makayos ah. Tapos after 3 weeks nagabuno kayo. Abuno. Tapos after 2 weeks hinubig. Tapos isang linggo abuno naman. After next week na naman abuno naman ang ano, yung granules. Abuno. Ayan, so ganun pala ka makatotoo, mga Inday, no. Tapos ano pa, ilang months ba to bago harvest, hindi ba ano lang? Dalawang buwan lang. Isang buwan at 10 araw. Aba, mabilis lang pala, no. Mabilis lang pala. 40 days mga totoo, mga Inday, no. Harvest na sila, mabilis lang. 45 days. Aba, ang galing ah, mabilis lang. So sa doon na stage mal- naka ano lang kayo, naka tatlong abuno lang. Tatlo. Kasi di ba pag after 3 weeks tatlong abuno at saka isang hinubig. Dalawang hinubig. Ah, so ibig sabihin pag nag start kayo ng transplant, after 2 weeks hinubig. Oh, hinubig. Tapos next week abuno ng granules. Tapos next 2 weeks naman tinubig. Hinubig. Tapos after 1 week abuno. Abuno. Naman. Tapos yun na, harvest na mga totoong mga Inday. Galing ah, bilis ah. Bilis nito. Ayan, so wala masyadong pag-alagaan. So ngayon, 'di ba green leafy po ito Sir Marson, no? Ano itong ma-encounter niyo ng mga problem sa pagtatanim ng umbok? Ano yung usual na problem nito? Yung kwan? Yung mga problema na na-encounter niyo mga sa pagtatanim niyo, may mga insekto ba? Meron. Mga fungus? Meron. Ano, yung sabi nila bago yun, purgas-purgas. O, ano yun siya, purgas-purgas? Yung may itim na, ano? Parang black, mga itim na bugs, ano yun? Hindi naman. Hindi ko alam kung ano yun. Basta bago yun eh. Meron ba dito yun? Meron to. Meron dito. Paano saan natin makita natin? Meron ba dyan? Meron dito, mga, yung may itim na. Ito, wala. Mga mali, o, ayan, o. O, ayan. Ayan, saan dyan? Ayun, ayun, lumilipad. Hindi yan? Yung, ayan, nasan? Ah, ito, mga tut, ayan, yan. Yung itim na ayan, tumatalon. Ayan, tumatalon. Oh. Hindi makita yun ah. At saka yung ano. Yan. Oh, yan. Yan. Purgas yung tawag dyan. Anong problema ang ginagawa nyan? Spray lang brudan. Ah, nagsuspray kayo ng brudan? Oh, brudan. Ano ba ginagawa ng ganyan na insekto, kinakain niya? Oh, ito. Ito yung mga butas-butas? Oh, ito mga butas. Ah, kaya pala may butas-butas ano. Mm-hmm. So ano yung possible na gagawin dito para matanggal yan sila? Sprayan lang ng brudan. Brudan. So, ano yung right time na pa mag-spray ka ng brudan? Anong tamang oras na pag mag-spray ka? Yung nakita mo na mayroon na siya dyan o wala pa siya, nag-spray ka? Yung wala pa. Dapat nag-spray ka na? Mag-spray ka na. So, prevention is better than cure talaga. So, dapat ma-prevent siya na ano, no? So, anong ano yun? Sa isang knapsack sprayer, ilang ml yung nalalagay nyo? Sa isang knapsack, isang ano sprayer, isang ganyan. 50. 50 ml? Oh, 50. Na brudan? Oh, 50. May yung kwan, dalawang kutsara. Ah, 20 ml. Sa ano, dalawang kutsara. Tatlo, pag meron na tatlo. Pero pag prevention, dalawang kutsara lang. So 20 ml, pag meron na talaga 30 ml. Okay. Tapos anong interval noon? Ilang araw ang pagitan? Tatlo. 3 days after 3 days spray tatlo, naman. At saka apat. Oo. Pag wala na, apat. Pag meron, tatlo lang. Tatlo. Ayun, so yun naman. So ganito, nag-spray na kayo nito? Oh, nag-spray kami nung unang araw. Ay, galing no. So after transplant, nag-spray agad kayo? Oh, spray ng Solomon. Solomon? Ano yung sa Solomon? Transfer, ano? Solomon. Para sa cutworm. Cutworm? Mm. Ah, na-encounter. Ano yung ginagawa ng cutworm? Naputol. Naputol siya? Oh, naputol to. Pag so ibig sabihin, pag nag-transplant ka, may possibility na maputol siya ng cutworm. Oh, so, siya. Ang gina-spray nyo, Solomon. Solomon. Ano yung paglagay nyo sa knapsack sprayer? Kwa? 20? 20 ml. 20 dalawang kutsara, oh. Dalawang kutsara din. Oh, dalawang kutsara. So, isang beses lang yung gagamit. Isang beses lang. Ayan. So, para pag mag-locate na siya, hindi na kaya ng cutworm. Ito, hindi na ito na kaya ng cutworm. Ayan, hindi na kaya ng cutworm. So, yun pala ang mga problem, no? Purgas-purgas, tsaka cutworm. Yun lang, wala yun na lang. Iba. Ayun lang pala ang problema nito. So, after 3 days kung meron na every 3 days, kung wala pa 4 days. Ayan, so yung gagamitin natin ay burdan lang. Ayun, so 20 to 30 ml lang. Okay. Ayun lang so after 45 days harvest na. Ayan, so magandang mga totoo mga Inday, no? So itong Sir Merson, ilang days na to lahat ito ngayon dito? Nasa tingin mo na sa ilang days na?
Parang 14 days pa. Ah, 2 weeks pa lang, mga totoo mga Inday, 2 weeks pa lang ito. So, kasi pag nag-umbok na siya, lalabas na, no? Lalabas na to. Ayan, so yun ang mga kakaibang technique dito, ano. 45 days harvest na. So yun ang mga, kaway-kaway tayo dyan. Kaway-kaway, yan. So yan ang mga, ano nila, katropa dito sa, ano nila, sa farm. So maliban dito sa umbok, Sir Emerson, may iba-iba pa kayong mga, ano, no? May mga tanim pa kayo dito sa farm. Meron pa. Ayan, so, at least marami-marami kayong mga tanim dito. Ayun. So, ayun Sir Merson, at at least may natutunan kami dito sa inyo sa mga technique nyo kung ano ba yung mga ginagawa nyo dito. So, hopefully siguro mataas naman ang presyo dito ngayon. Mataas? 35? Ngayon? Aba, mataas-taas na yun ha. Tapos yung ibang gulay, mataas na din. Mataas na. Ayan, so swerte yung mga farmers natin ngayon dito mga tutumanginday. Kasi ang mga kumukuha dito usually binabagsak sa Cagayan. Oh, Cagayan. Davao. Davao. Ayan. Jinsan. Ayan, so ayun ha. Cagayan, Davao, Jensan. So, ang galing ah. So, from South Cotabato, ibig sabihin, kulang pa yung mga tanim nila doon. Dinadala pa. Oh, yun. So, maganda talaga yung mga produce nila dito ng mga tanim, mga totoo mga Inday, no? So, at least, nakadaan tayo dito, naka-feature tayo sa kanila para malaman ng mga viewers natin kung ano ba yung mga northern techniques nila dito. So, yun ang pinakamaganda, no? At least, alam na natin ngayon na itong ungbok pala, ang problema lang ay yung cutworm at saka yung purgas-purgas. Pero ang sagot lang doon, burdan at saka solomon. So wala nang problema. Yun lang mga totoo mga Inday. So ano pang masasabi mo sa mga future farmers natin? At subukan nila para yung mga ano namin, subukan nila para makita nila kung ano talaga ang ipit nun. Oo. Yun lang sir. Ayan. So ano yung mga masasabi mo sa mga, ma-advise mo lang nung mga sa'yo, yung mga experience mo sa farming, ano yung ma-advise mo sa kanila? Sa atin, okay lang. Pag may tanim tayo, maganda kasi habang buhay natin. Yan lang. Kasi... ayos! So ayan, salut sa kanila. No? At galing talaga ng mga farmers natin. Kakaibang technique, every municipality, every region, every mga northern bayan sa south bayan, kakaibang technique talaga yung mga farmers natin, no? May mga sekreto talaga sila. So ayun, sana na-inspire namin kayo at sana na may natutunan kayo dito kay Sir Merson. At please don't forget to subscribe ang channel natin, yung ang Traveling Boots at ang Pinoy Palaboy. At please share this video kung sa tingin niyo po ay nakatulong kami sa inyo sa mga farming niyo. So ayun, maraming salamat at salut sa lahat ng mga farmers. Kaway-kaway. Happy farming.